hindi na sungkit ni Miss Universe Philippines Chelsea Manalo ang korona ng Miss Universe 2024 kamakailan. Gayunpaman, nakaka-proud pa din ang naging performance at ang kabuuang journey ni Chelsea sa patimpalak. The Philippine Showbiz List presents Chelsea Manalo's Miss Universe 2024 Journey. Matapos na makoronahang Miss Universe Philippines noong buwan ng Mayo, kaliwat ka ng paghahanda ang ginawa ng 25-year-old beauty queen na si Chelsea Manalo para sa 73rd edition ng Miss Universe. Ang kanyang panalo ay gumawa din ng kasaysayan bilang unang Pilipina na may African descent na nagwagi ng korona. Bilang kinatawan ng bansa, bukas siya sa pagsasabing handa niyang ipakita ang kanyang A-game sa prestihiyosong patimpalak at handaan niya siya sa anumang hamon. Katunayan sa kanyang send-off party noong October 10, bagamat nakakakaba makipagkompetensya sa isang mas malaking entablado na may mas malawak na audience, na natiling kalmado, komportable at tiwala si Chelsea. Nang tanungin siya ng mga miyembro ng media kung natakot ba siya sa kompetisyon, buong confidence niyang tinanggihan ito. Narrate niya ang kanyang kahandaan para sa kompetisyon ng 9 out of 10. Ipinaliwanag ni Chelsea na ayaw niyang sabihin na 100% siyang handa dahil ang isang puntos na yon ay para sa mga Filipino na patuloy na sumusuporta sa kanya. Fearless queen, ika nga, at sinabing hindi talaga siya pressured sa kung tinitingnan niya ang ibang mga kandidata. Ayon kay Chelsea, ang pressure ay nasa loob nga raw niya mismo. Alam niya na sa dulo ng paglalakbay na ito o sa gabing yon sa entablado, ang pinakamalaking kalaban niya palagi ay ang kanyang sarili. Katunayan ay nakipag-usap siya sa ibang beauty queens at sinabihan siyang darating ang pressure pero kinailangan lang kontrolin ang sarili mo. Payo nga raw sa kanya ay subukan na mag-focus sa kanyang pangunahing layunin at sabay na i-enjoy ang kanyang paglalakbay. Isa pa sa paghahandang ginawa niya para sa Miss Universe 2024 competition ay pagyakap sa isang wellness journey. Kung mayroong healthcare at training tip daw si Chelsea na pinaniniwalaan, ito ay ang pagbabago ng pananaw ng isipan tungo sa positibong outlook. Naniniwala siya na ang ganitong mindset ay nagbibigay ng inner strength at poise sa kanyang dedicated workouts at mindful practices. Hindi din sumunod si Chelsea sa isang mahigpit na diet para sa kanyang physical na paghahanda, kundi nag-focus siya sa carb loading dahil mabilis pumayat ang kanyang katawan. Mas gusto niya raw ang ganitong klase ng physical na pagsasanay, lalo na't alam niyang hindi niya kayang limitahan ang pagkain. Tinututukan din ng Bulacanya Beauty ang pagpunta sa gym 2 beses sa isang linggo at bawat session ay tumatagal ng 1 oras. Binibigyan din niya ng halaga ang pagpapahinga ng kanyang katawan kapag nararamdaman niyang kailangan ito. Sa kanyang mga pasarela o pageant walk trainings, tinitiyak niyang maayos na na-stretch ang kanyang mga binti, balakang, paa at torso upang maiwasan ng anumang injury. Ang pagmamahal sa kanyang ginagawa ay isa rin sa mga bagay na tumutulong kay Chelsea upang mapanatili ang kanyang momentum sa pag-abante. Palagi niyang pinapaalalahanan ang sarili na magpasalamat, lalo na't ang kanyang pagiging Miss Universe Philippines ay tatagal lamang ng 1 taon at baka 1 taon pa kung sakaling magwagi siya ng international na corona. Gayunpaman, ang natutunan ni Chelsea sa paghahanda para sa mga pageant ay mas madali palang sanayin ang katawan para sa kompetisyon kesa ang isipan. Bilang isang beauty queen, inamin din niya na kapag iniisip ang isang beauty queen, hindi lang siya ang naiisip, kundi pati na rin ang lahat ng mga beauty queens bago siya at ang mga susunod pa. Hinikayat ni Chelsea ang mga tao na unawain ang kanilang mga kwento at kung ano ang maiaalay nila sa iba. Para kay Chelsea, nararapat siyang maging susunod na Miss Universe dahil may kwento siyang nais iparating na magsisilbing gabay o liwanag sa mga tao na hindi nabibigyan ng boses o atensyon. Ayon sa kanya, hindi lang ang corona at sash ang mahalaga, kundi ang pagiging representasyon ng isang tunay na babae na hindi natatakot ipakita ang kanyang sarili at iparating ang mga kwento ng iba. Chelsea's Fashion Moments in Mexico. Pinatunayan ni Chelsea na handa na siya sa kanyang kakaharaping laban para sa inaasam-asam na korona at titulo
dahil umpisa pa lang ng prestihiyosong patimpalak ay pinaramdam na niya ang kanyang presensya sa suot ng mga stunning looks. Kahit naglalakad siya sa mga kalye ng Mexico City, si Chelsea ay spotted sa iba't ibang mga outfit na nagpapakita ng kanyang beauty queen status. Ipinagmamalaki ng Miss Universe Philippines ang kanyang sash habang suot ang mga daytime at evening wear na gawa ng mga Filipino designers. Para sa kanyang biyahe mula US patungong Mexico at sa kanyang pagdating, pinili ni Chelsea ang isang komportableng kasuotan na may suot na puting fluffy jacket na ipinari sa isang ruffled na puting blouse, denim jeans at dark brown heels. At sa kanyang unang opisyal na araw sa Miss Universe 2024, nag-iwan ng malakas na impresyon si Chelsea bilang isang Golden Maria Clara. Suot niya isang kahanga-hangang ginlong archival na damit na nilikha ni Carrie Santiago para sa registration ng pageant. Pinaganda niya ito ng alahas mula kay Manny Halasan at copper-colored heels. Kabilang din si Chelsea sa mga kandidata na kumislap habang naglakad sa red carpet ng annual gala de las Catrinas sa suot itong itim na beaded dress na may disenyong malaking sombrero at ang traditional na face art na sumasagisag sa ritual para sa mga yumao. Katunayan, nakuha ni Chelsea ang atensyon ng renowned supermodel and host ng America's Next Top Model si Tyra Banks. Sa Instagram, nag-iwan si Tyra ng komento hindi lang isang beses kundi dalawang beses sa mga post ni Chelsea bilang pagpapakita ng suporta sa kanyang kampanya para sa Miss Universe 2024. Chelsea on Miss Universe 2024 Preliminaries. Wala na ngang silayang panasandali si Chelsea na nagpakitang gilas din sa preliminary competition kung saan ay niyakap niya ang kanyang princess dream sa kanyang evening gown. Sa gitna ng nakakasilaw na display ng mga crystals, kumikislap na alahas at mga column gown na mutawi si Chelsea, ipinamalas sa kanyang inner Cinderella sa isang custom-made blue ball gown mula sa Filipino fashion designer na si Manny Halasan. Sa official Facebook page ng Miss Universe Philippines, ibinahagi ni Manny ang mga pananaw tungkol sa kanyang nilikhang gown para kay Chelsea, na tinitingnan siya bilang isang reyna na sumasayaw kasama ang mga alo ng dagat. Ibinunyag niya ang mas malalim na kahulugan ng gown at sinabi ang simpleng gown na ito ay naglalayong ipakita na ang mga pangarap ng isang batang babae ay talagang maaaring magkatotoo. Pinabilib naman ni Chelsea ang mga manonood gamit ang isang detalyadong costume na hango sa salitang hiraya. Dinisenyo ni Manny Halasan, ang national costume ay tinampok ang isang headpiece na hango sa makasaysayang Manila galleon trade. Pinalamutian ang libo-libong crystal at beads, ang ensemble ay nilalaman din ng mga tongkaling bells at inaol fabric mula sa Mindanao. Ang gown ay may striking image ni Mama Mary sa likod ng maluwang nitong palda, isang tribute sa pagpapakilala ng Kristyanismo sa bansa. Samantala sa swimsuit portion, si Chelsea ay naging sentro din ng atensyon sa suot niya na isang two-piece sa lavender swimwear na may sheer golden cape kung saan ay hinayaan niya bumagsak ang kanyang buhok sa unang pagkakataon sa Miss Universe 2024 preliminaries. Sa kanyang Voice for Change entry, pinagtanggol ni Chelsea ang pagpapabuti ng kalagayan ng mga anak ng mga overseas Filipino workers. Chelsea named First Miss Universe Asia. Sa ginanap na Miss Universe 2024 Coronation Night sa Mexico City Arena nitong November 17, 2024, naglaban-laban ang 120 kandidata mula sa iba't ibang bansa. Si Chelsea ang 17th babae na tinawag sa entablado na nakasama sa top 30 delegates. Kasunod nito muli niyang pinatunayan na siya ay isang head-turner sa Miss Universe 2024 Finals. Katunayan, pinangiti ni Chelsea ang kanyang mga kababayan nang ipakita niya ang kanyang tampisa walk o pasarela sa swimwear round. Suot ang two-piece lavender bikini na may sheer cape, naglakad si Chelsea na may kumpiyansa, nagpakita ng bahagyang pag-drag ng kanyang paa. Nagsimula sa isang ikot at pagkatapos ay pinakita kanyang signature na tampisaw na galaw bago tumigil sa gitna at naglakad palayo. Ngunit ang pangarap ni Chelsea ay nagtapos ng maaga. Bigo siyang makaabante pa sa top 12 para magpatuloy sa kompetisyon. Nagtapos siya bilang isang top 30 semifinalist habang nauwi naman ni Victoria Kager Thelvig ng Denmark ang Miss Universe crown. Ganun pa man, kahit hindi na panalunan ang corona, ipinakita ni Chelsea ang isang matinding laban sa kompetisyon. Katunayan, sa post-pageant conference, inanunsyo ng Miss Universe ang pangalan ng apat na Continental Queens. Dito ay tinanggap ni Chelsea ang kanyang titulo at sash matapos siyang hirangin bilang kauna-unahang Miss Universe Asia. Katulad ng isa sa mga tungkulin ng kasalukuyang Miss Universe, magsisilbing mga ambassador ng mga kontinente ang apat na Continental Queens.